Hi guys, welcome back to my channel. So ayun na nga, dahil September 30 na nga, or September pakatapusan na, gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba yung experience ko sa LEP. So sa vlog na to, ang i-share ko is tips sa pag-exam and tips din sa pag-review. So kung gusto nyo malaman kung paano ko nag-review and kung paano ko nag-exam, please keep on watching. For this vlog guys, bonus tips sa huli, yung mga pamahiin na sinunod ko. Hindi naman sa nagyayabang guys, pero kasi hindi kasi ako nag-enroll sa review center, pero I passed the licensure examination for teachers. At the same time, nag-work din ako. So gusto kong ma-share sa inyo kung paano ko nga ba nagawa yun. So gumawa ko ng mga listahan. Ito, nakalista siya para wala akong makalimutan. So unahin natin muna yung mga tips pag-review. Number one tip ko, time management. So, paano ko nasabi na time management? Kasi guys, iba sa exam natin, tatlo yan, hati yan sa tatlo. Yung general education, professional education, and yung major mo. So, ang una kong ginawa guys, kaya ako nag-ahol, is nag-per day ako. Ibig sabihin, halimbawa, ngayong Monday, ang gagawin ko, prof ed, maghapon ako mag-review doon. Ngayong Tuesday, ang gagawin ko, gen ed, tapos Wednesday, ang gagawin ko, major. So, hindi siya nakakatulong. So, umisip ako, ano nga ba yung dapat kong gawin para ma-review ko siya ng maayos. So, ang naisip kong gawin doon is time management na. Every day, may 2 hours ako for general education. Every day, may 2 hours ako for professional education. And every day, may 2 hours ako para sa major ko. So, I make sure na lahat sila sa isang araw na re-review ko. Kasi guys, wag kayo mag-focus sa isang subject lang. Dahil doon, baka bumagsa kayo or baka meron kayong part na hindi masagutan. Meaning, mataas kayo sa prof at pagdating ng major nyo, bagsak. So, yun yung advice ko. Sa isang araw, kailangan na re-review nyo yung tatlong subjects na yun. Okay, so number 2, resources. Pag sinabi natin resources guys, hindi lang siya sa libro. Pwede rin siya sa internet. So, meron ako nilike doon na for LEP reviewers. I-like nyo yun kasi everyday nagpapas sila ng tanong doon and then minsan matatapat talaga na for gen ed, for prof ed, or for dun sa may major mo. So, kapag nag-like ka dun sa page na yun, automatically makikita mo, and then makikita may mga sagot, yung karamihan dun, or yung nilike dun, yun yung tamang sagot. So, alam mo na agad, diba? Usually kasi pag sa internet natin siya nakita, mas naaalala natin. And then also, yung one of the resources talaga is yung book. Ilalagay ko dito yung mga libro na nahiram ko in case na makita ko siya sa internet, kasi naisauli ko na siya eh. Pero usually kasi guys, yung gen ed saka prof ed, pare-pareho lang yung tanong niya. Kasi nagkaroon ng instance na meron na akong libro na nahiram, tapos nahiram pa ako. So yun, pagkakita ko, pareho lang pala sila, yung prof ed and gen ed. Hindi ko lang maalala kung sino yung author na yun. Pero yun nga, usually pareho lang yung tanong. Magkakatalo lang talaga kayo sa major. Huwag kayo mahihiyang manghiram ng libro, lalo na doon sa magkakilala niyo na nag review and nakapasa rin sila ng licensure examination for teachers. So, kayo mahiya kasi sila rin ang hihiram. And basta ibabalik nyo naman, then tingin ko wala namang magiging problema doon. Yung resources natin, marireview mo siya. For example, nasa bahay ka, or nasa work ka, or nasa school mo siya, marireview mo siya kasi libro siya, diba? Kung sakaling mang hindi ipahiram sa inyo yung libro, make sure na hihiramin nyo siya for isang araw para ipaserox nyo agad, para meron na kayong kopya. And usually guys, yung mga nahihiram nyo na reviewer is tanong na siya and then may sagot na siya. So third natin is yung reviewer. Pinakita ako sa internet no, nag-search kasi ako kung ano ba yung pinakamabisang reviewer. So yung kakilala ko, tinanong ko siya ano ba yung naging mabisang reviewer sa kanya. And yung naging mabisang reviewer sa kanya, halimbawa sa kwarto nila, sinulat niya sa Manila paper lahat yung tanong and sagot ata. Or yung parang yung root word lang and then yung sagot. So yun. Yun yung reviewer na ginawa niya. Ako ang ginawa ko guys, yung index card. Hindi ko kasi alam kung makikita ko pa siya sa internet, pero kung sakaling makita ko, ipapaskit ko dito. Sobrang effective niya guys. Kasi yung reviewer mo, hindi siya pwedeng nakatenga lang. Ang reviewer, magagamit mo yan pag nasa jeep ka, nasa bus ka, or anywhere ka na nasa biyahe ka. Yung tipong hindi mo magagawang magbuklat ng libro. Sobrang effective na reviewer. Lalo na yung sa akin, index card. Sobrang liit niya.
sobrang wala siya sa hassle. And then, nilagyan ko pa siya ng ring para hindi sila magkalas-kalas. Kapag nakita ko sa internet, ipopost ko dito para magkaroon din kayo ng idea. So, number 4 na tip sa pag-review, syempre, huwag mo kakalimutan na mag-pray. So, araw-araw, isama mo sa dasal mo na sana makapasa ka sa Lent. And, linggo-linggo, magsimba ka. So, kung sakali man na hindi mo naman gaanong ginagawa talaga yung dati, pwes gawin mo na ngayon kasi talagang yung prayer talaga yung pinakamalaking pag-asa mo sa pagpasa. Okay, so tapos na tayo sa tips sa pag-review. Ito naman yung tips ko sa inyo para sa pag-exam. So, unang-una guys, na dapat niyong alamin sa tips ng pag-exam is dapat ready na kayo. Ready. Ibig sabihin, dala niyo na lahat ng kailangan. Ang mga kakailangan nyo doon, hindi ko alam kung may nadagdag ngayon, pero sa time namin, ang kailangan namin nun is envelope, tapos nagdala din ako ng pentel kasi susulatan mo ng pangalan may envelope. Ballpen, lapis, tapos syempre pambura, tas pagtasa, kasi ang hassle kung manghihiram ka pa doon, diba? Tapos, yung ID mo, napaka-importante nun, kasi may number yon. Yung ID na ibibigay sa inyo sa LET, yung pag nagre-register pa lang kayo or nagbabayad kayo, makukuha nyo yung may picture nyo yun. Tapos, yun pa ba? So, yun dun nga, sa ready. Hindi lang yung ready ng gamit. So, yung gamit nyo na yun, dapat talaga yun, nakaisa na, diba, nasa envelope, nakalagay na siya lahat dun, ready na. And yung lapis, kung hanggang ilan yung kaya nyo dalhin, ako yata tatlo yata yung dinala ko nun na lapis, saka dalawang ballpen. So, syempre, napakahirap naman, hihiram ka pa. And syempre, yung calculator pala. Yung calculator yata, bawal na scientific calculator, kaya dinala ko nun yung talagang malaki siya. Kasi, isa rin, yun, rule yun. So, para din hindi makumpis ka yung calculator mo, diba? Baka mamaya, sa oras ng exam, doon ka pa mawala ng calculator, sumunod ka naman sa rules. So, yun. Ready na yung mga gamit mo. Ano pa ba yung dapat mong ready? Siyempre, dapat alam mo na yung place of exam mo. Kung sa Baguio ka nagpa-register. So, ako na sa St. Louis ako. And then, guys, kapag alam nyo na yung place ng exam nyo, dapat, halimbawa, bukas yung exam nyo, dapat ngayong gabi na to, nakapunta na kayo sa St. Louis at nakita nyo na kung saan yung room nyo. Kasi napakahirap na maghanap pa ng room. Pangalawa, listen sa rules. Kagaya ngayon sinabi ko kanina, diba, yung sa calculator. Napakahigpit nila sa calculator kasi iti-check talaga nila yun, guys. Kasi nasa rule yun eh. Paano nga kung ang dala mo scientific, bawal pa yung scientific, saan ka naman biglang hihiram ng calculator na pwede? Sa damit, nag-white ako nun, although hindi lahat naka-white, pero at least, paano kung pinalabas yung mga hindi naka-white, edi nga ako. Naka-white ako nun with collar. And then, naka-slacks ako. Tapos, yung sapatos ko is closed shoes. Talagang sinunod ko yung uniform kasi ayoko na dahil lang dun, ma-stress pa ako or dahil lang dun, mapalabas pa ako or ma-out pa ako dun sa room. Pa, strictly talaga to. Kapag sinabi, hindi ko lang sure kung 6 a.m. ba yun or 7 a.m. Pag sinabing 7 a.m., dapat an hour before or 2 hours before, nandun ka na sa school. Bakit? Kasi, paano kung may naiwan ka? Paano kung hindi mo mahanap yung room mo? Paano kung wala yung pangalan mo? Yung mga problema na imposible pero pwedeng mangyari. So, kung meron kang 2 hours before or 1 hour before, maayos mo yun before mag-umpisa yung exam. Hindi ka gaya, halimbawa, dumating kang 7 a.m. start ng exam. Paano kung may problema ka? Eh, di nauna na sila mag-exam, nabawasan na yung time sa pag-exam. So, dapat, better na mas maaga ka ng sobra. Alam nyo ba kami nun, guys? 7 a.m. yata yun. 5 a.m. pa lang nandun na kami. And sobrang dami na ng tao nun. Tapos, naalala ko doon sa room namin may na-late. And sobrang hassle pag na-late ka. Kasi pag napagod ka, hindi ka pa nakapag-ready. Diba yung, alam nyo ba kami nun, nakapagsulat na kami ng name namin. Tapos naayos na namin lahat na kailangan namin, na-ready na namin, yung calculator namin and all. Tapos siya guys, kakarating niya lang, nag-uunas pa siya ng pawis niya. Hindi niya pa alam yung gagawin kasi nasabi na sa amin yung unang gagawin, wala pa siya nun. So napakahirap pag ganun yung experience mo. Medyo malaking bagay siya kasi stress na yun eh. Exam mo yun, so dapat wala kang stress. May isa pala ako nakalimutan doon sa may umpisa, diba sinabi ko sa inyo yung things. One rule na sasabihin ko rin sa inyo na dapat tandaan nyo. Kasi meron dun guys na part na ballpen lang ang gamitin mo and may part na lapis lang. So pag sinabi na ballpen lang, gamitin mo ballpen lang, sumunod ka sa rules.
kasi konting mali mo sa rules or konting hindi mo sumunod sa rules, pwede ka nang bumagsak. Kasi simple instruction lang, hindi mo pa masunod. May nabanggit din sa akin dati na may kakilala siya na yung ballpen na ipang-shade niya, ganun, sa sobrang kaba niya, na ipang-shade niya yung ballpen. So, pinaka-rule ko sa inyo na kapag ballpen na, gamitin niyo yung ballpen, and after niyo gamitin yung ballpen, ilagay niyo na siya sa envelope niyo. Make sure na yung mga kailangan niyong gamit is nalagay niyo doon, kasi yung bag niyo ipapalagay sa harap. Pero syempre, yung mga kailangan niyong gamit nasa malapit lang sa inyo. So, yun. Pagkatapos yung gamitin yung ballpen, itabi niyo na yung ballpen, lapis na yung hawak niyo dapat. Kasi yung lapis, anytime mabubura yan. So, kung ballpen yung kailangan, hawak mo naman yung lapis, ang gamit mo yung lapis, edi okay lang. Pakatandaan nyo, kasi kapag naipang shade nyo yung ballpen, wala na, disqualified ka na. Sayang lahat ang pinaghirapan, sayang pinila mo and all. Napakahirap pa namang mag-register. Napakahirap pumila, napakahirap mag-buy, diba? Yung binastos mo, pamasahin mo, idol. Tapos, nagamit mo lang yung ballpen, wala na, disqualified ka na sa isang. So, third tip, dapat kumain ka na ng madami. Heavy breakfast. Ako talaga, sobrang dami kong kinain ng this. And then, sobrang dami kong baon nun. And, one tip din sa inyo, dapat meron kayong minunguya during exam. Ako, ang dinala ko nun is flat tops. Ang pinaka-advice talaga nun is chocolates. Kasi, bukod sa nakakatalino siya, nakawala siya ng antok mo. So, yun yung napansin ko, yung iba kong kasama, antok na antok sila sa exam. Kasi nga, wala naman silang kinakain nung time ngayon. Hindi ko rin alam bakit di sila nag-bound or kahit tubig lang makakaantok. Yes, kasi pagka nag-let ka talaga, ang kalaban mo is antok. And pag inantok ka, mamadali mo na yung exam, di ba? So, dapat labanin mo yung antok. And yung flat ups talaga, napakalaking tulong na sa akin. Hindi ako yung antok buong exam, as in, hindi talaga ako yung antok. And yung heavy breakfast ko, nagamit ko rin siya kasi hindi ako lutang, hindi ako gutom. Tapos may mga pagkain pa ako dun, may fries ako, may burger ako, tapos yung lunch ko, yung iba lumabas pa nung lunch. So, di ba parang stress yun na imbis na nagre-relax ka, eh lumalabas ka pa, umanap ka pa ng kakainan, no? So, make sure na may baon ka na. Ang baon ko lang nung bumili lang kami sa Jollibee. Nag-breakfast kami doon. Tapos, namili na ako ng mga baon ko doon. Pero yung flat tops, binili ko na siya before pa ako bumiyahe pa. So, last tip for pag-e-exam, yung last tip ko, maglaan kayo ng pahinga. So, for example, this September 29 yung exam, dapat September 22, tapos yung exam nyo. Yun na yung end no pagre-review nyo. Kasi yung 1 week na darating, for relaxation na yun, for preparation na yun, gano'n. So, huwag kayo yung, yes, huwag na huwag, unless sobrang sure ka na papasa ka or whatever. Pero, para sa akin, napakapangit nung bukas yung exam, narag ka mag-review ngayon. Hindi. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ako, bago ako mag-exam, hindi ko siya na-review lahat. Aminin ko, hindi ko natapos lahat. Kahit meron pa akong mga questionnaires dyan, reviewers dyan, hindi ko sa ula doon. Pero, pagdating nung 1 week before the exam, huminto na ako sa pag-review. Kasi kailangan fresh yung utak mo or wala kang masyadong iniisip, hindi ka harag, hindi ka stress. Mas malaking tulong. Pag may pahinga ka before the board exam, kesa yung ngayong gabi nga nangarag ka, tapos bukas yung exam. Biruin mo, imagine mo lang yun ha. Magpupuyat ka ngayong gabi, bukas yung exam mo. Eh, dilutang ka na bukas kasi antok na antok ka, gutom ka, stress ka, diba? Hindi mo naman kasi siya kayang reviewin lahat yun, eh. Kasi, paano mo marireview lahat yun, diba? Sa dami ng libro na, sa dami ng pagkukunan mo, hindi mo alam. So, kung ano yung kaya mo reviewin, 1 week before, yun ay reviewin mo. Kaya, yun. Pero, yun nga, kagaya yung mga sinabi ko sa inyo na tip, dapat lahat na review nyo. Lahat ng subject. Hindi ko sinabi nyo, lahat ng coverage. Ibig ko sabihin, hindi pwedeng may naiwan kayo. Hindi pwedeng dyan, ed, sobrang master mo, tas prof, ed, di mo alam, tas major mo, di mo alam. Kailang pantay-pantay sila. Masasabi mo na, na-review ko silang tatlo. Ganun. Bonus na tip, syempre, yung mga pamahiin. Maraming nagtatanong kung totoo ba yung pamahiin or what. Adol, hindi ko rin alam. Pero gusto ko i-share sa inyo yung mga pamahiin na sinunod ko. Kasi wala nang masama kung sumunod ka sa pamahiin, eh, diba? Kasi paano kung one thing ngayon na nakatulong sa'yo para makapasa ka? Kaso di mo ginawa, diba? Eh, di ba magsa ka pa or what? Hindi naman kasi masama kung makinig sa pamahiin. And balay mo naman talaga, diba? Effective siya. So, ito yung mga pamahiin na ginawa ko. So, una, naglagay ako ng bariya sa sapatos ko.
Oo, ginawa ko talaga siya kahit na tumutunog. Walang pakialam. I'm so proud na ginawa ko yun. Kasi pampaswerte talaga siya eh. Hindi ko alam, pero basta alam ko sa sapatos talaga siya, sa labas siya ng na-dress ko. And so, tumutunog-tunog siya and all. So, what? Diba? Mali mo, pampaswerte talaga. So, that's one na ginawa ko. Pangalawa kong ginawa, sinipa ko yung pintuan. Sinipa ko yung pintuan doon. Kasi, yung pintuan ng mismo room namin. Kasi kapag daw sinipa mo yung pintuan, is ibig sabihin, hindi ka na babalik sa room na yon. Or, parang meaning na rin na hindi ka na mag-e-exam ulit. So, bakit hindi ka mag-exam ulit? Kasi nakapasa ka na. Third, magdala ka daw ng something red. So, ako, syempre, diba, ako talaga naisip ko magdadala ko ng rosary nun. Natsambahan na may red na rosary dun. So, yun yung dinala ko. Yun lang yung nasa bulsa ko nun, saka mga bariya. Naglagay rin yata ng mga bariya sa bulsa ko. And yung red rosary nga. At the same time, papaswerte nga, kasi red siya. Tapos, kapag hindi ko alam yung sagot sa tanong, hinahawa ko yun yung rosary ko sa bulsa ko, and then nag-prepare ako. So, yun. So, yun lang yung mga tips ko sa inyo, guys. So, pwede may naitulong ako sa inyo. And, sana makapasa kayo. Nag-review man kayo o hindi, sigurado ko makakapasa kayo kung talagang naglaan kayo ng oras. Hindi siya sa ganito ka nakatagal na nag-review or sa ganito ka lang nag-review. Huwag mong ikukumpara na siya 1 year siya nag-review tapos ikaw 1 month ka lang nag-review. Ang importante, kapag yung ginagawa mo is talagang nasusulit mo in that 1 month lang yung span of review mo, eh araw-araw mo naman na-review yung tatlo na yun, yung major mo, Gen Ed and Prof Ed, well, makakapasa ka. Kasi nag-focus eh. Unlike sa iba na 1 year nga sila nag-review pero wala naman silang focus, wala silang time management, wala silang techniques and all. Diba? Hindi rin sila makakapasa. And most of all talaga guys, ipag-pray nyo na makapasa kayo. Para makapasa kayo. Kasi sigad lang naman yung makakapagsabi kung para sa inyo talaga. And syempre, huwag kayo magsayang ng oras. Mag-review kayo. Nasa bus man kayo, nasa bihay kayo, nasa work kayo, may ipasa niyo yan basta nakafocus kayo. Yun lang guys, see you on my next vlog. Bye!